kunin. Uy, something familiar, ha? Looking. Sa pagtatanim naman ng papaya, so nagbibinhi muna tayo, kinukuha natin yung pinakamagandang binhi o buto sa bunga. So pagpipili kayo ng binhi, dapat yung malaki na, yung maganda, so para maganda rin yung kalalabasan. So ito na yung mga nabinhi na natin. So mga halos 3 linggo na siya, no? Hindi ko pa siya natatransfer, gawa ng medyo busy pa tayo, meron tayong ginagawang malaking project. So ito for transfer na yan. Hopefully sana malipat na natin. Ayan. So yung iba na transfer na natin dito sa area. So ayan, yun yung mga nalipat na natin sa plastic. Ayan. So pinapabuhay para pag once na tinransfer na natin, kasi medyo ang paglilipatan natin is medyo malayo din sa area, hindi masyadong nadidiligan. So dito under monitoring pa sila, para bago sila itanim, buhay na sila. Kahit maganda yung season na to, dahil magtag-ulan na, yung hindi ka na mga problema magdilig. Bukod dyan sa pagtatanim natin, halos pansinin nyo, meron ka yung makikita ng mga buto na ayan. So hindi pa yung nababaon. Sinasabay ko yan, oh, ayan yung mga buto ng guyabano, na meron din kaming mga tanim na guyabano na nakuha namin. So halos magsasabay yan sila. Medyo, although matagal lang ang pagtubo ng guyabano, yung papaya is mabilis, so hindi naman siya naglalaban, hindi siya nagkokontra. At least parang inisip ko kung matatapos na yung lifespan ng papaya, mayroong nakasunod sa kanya na guyabano, patulad dito sa ginawa natin. So ito based on experiment lang, kung magiging effective to, it is mas maganda siyang gawin na at least sa isang taniman, 2 puno agad ang mapapakinabangan. So ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa kong experiment 1 year actually, sa nung November 2019 ko siya tinanim. So ngayon namumunga na yung mga papaya ko, at the same time sumasabay ng pagtubo yung mga guyabano. So tara, papakita ko sa inyo. So yan. Yan, ito yung mga tanim natin ng papaya nung last year. So halos mag-isang taon na siya, and namumunga na, halos sabay-sabay yan sila nagbubunga. Meron siyang bilog. Actually yung binhi na to is nang galing pa sa Manila. Galing dala siya ng mother ko from Tagaytay, and then sinidling siya ng father ko. Then yung pinabinhi namin doon, after 1 month sakto bumiyahe kami dito sa province. So ito, may inog, no? Inog na to. Pwede na siyang harvestin. Tulad dito sa taas. Ayan. Ayan. Okay. Hilihilera yun. Doon pa sa area na yun. No? Halos pinamimigay na lang natin to para doon sa mga gusto rin makatikim ng papaya. Kasi ang ibang klase yung mga papaya dito, eh, papayang bisaya, yung maliliit. Kaya pag nakita nila yung bunga ng papaya dito, halos tuwan-tuwa. Ito, isa sa mga problema natin dito sa area is itong mga susungto. Ayan, kung saan sila yung kumakain ng mga ibang halaman natin. Uy, may kamukha to, ah. Looks like familiar. Sure natin. So, ayan. So, tulad na sinabi ko, yung pagsabay natin ng sabay ng guyabano sa papaya ng pagbibinhi, ito. Ayan. Ayan. So, kita nyo. Ito yung guyabano. Guyabano. Ito yung papaya. Ayan. So, may bunga siya, di ba? So, hindi naman sila nagkakontra. Halos sabay silang lumalaki. Nilalagyan lang din natin sila ng fertilizer. Like, complete sulfate,
Tapos at the same time yung dumi ng kalabaw na medyo marami dito, so hindi ka mahihirapan. Halos lahat yan pag mapapansin mo, meron silang yan, meron silang uyabano nakasabay sa paa ay sa ilalim. Ayan, tulad nito. Diba? Uyabano. Ito din. Uyabano. Ito din. Ayan. Uyabano sabay ng papaya. Halos lahat hanggang doon. Picture natin. So ayan, nakita nyo papaya with uyabano. Halos sabay sila lumalaki. Paglaki ng papaya, namumunga. At pag tumanda na siya, pwede na siyang putulin. Ang guyabano naman ang alagaan natin na parang lumaki. At siya naman ang mamumunga. So, wise, diba? 2-in-1. Guyabano with papaya.